ito guys, chichin soil natin. Patutuloy natin yung engine oil. Tapos ito yung oil filter nya. So start na natin patuloyin yung engine. So ayan po, kita nyo po yung kanyang oil porty. Napakaitim na po. Kailangan na po talaga natin siyang i-change oil. Ito guys, i-drain natin yung oil filter niya. Lalagyan po ulit muna natin siya ng takip para hindi po tayo matuluan ng mga langis. Tanggalin natin yung oil filter. Punasan po natin yung kanyang kabitan ng oil filter para pumatanggal yung mga dumi. So ito guys, yung bagong oil filter. So pagkabit natin ito guys, lagyan natin siya ng pasalubong na langis. So lalagyan natin siya ng pasalubong na langis. So ito, oil filter lalagyan natin. Pupunoy lang natin to, kailangan to siya puno. O yan, puno na siya. So ito guys, kakabit na natin siya, may pasalubong na to, may laman na tong langis. So ayan, nakabit na natin siya, hipin na lang natin siya. Okay na. Okay na, magsasalin tayo ng langis sa ibabaw. Kailangan po punasan yung paligid at saka yung butas para hindi po pumasok yung dumi sa loob ng makina, yung mga alikabok. Ito na po, sasalin na po tayo ng langis. Ayan po. Capacity po nito 11 liters na langis oil 40. So ayan na guys, nasalina na natin siya ng 11 liters na oil 40 ang nasalin po natin dyan. 11 liters po. So i-check po natin yung dipstick po niya. Ito yung dipstick niya. Ito. So i-check natin siya. So ayan. So ayan, kung nakikita nyo po siya, mayroon po siyang guhit dito. Ayan po. So ito po yung guhit niya. Ito po. Ito po yung guhit niya. So kailangan po yung langis natin hanggang dito lang po sa guhit. Hindi po siya lalagpas dito. Kasi paglagpas po, sobra. So hindi maganda sa makina yon. So pagkulang naman po, mas lalong hindi maganda sa makina. Kasi pagkakulang, may posibilidad na kumatok yung makina, masisira po yung makina. So okay na po tayo dito. Pwede na po natin to ipa-start sa driver.
finish na po tayo dyan. Papa-start na lang po natin yan. Fuel filter. So, papalitan na natin to. So ito guys, papalitan natin yung puwet. Saka ito, tanggalin natin yung puwet. Tatanggalin natin yung puwet. Kasi ito, yung nabili nating filter, walang kasama nito. So, papalitan na natin yung, ito lang yung base. Yung base lang yung papalitan natin. Ito yung pamalit natin na bago. Ayan. Kita nyo, wala siyang kasama dito. Wala siyang kasamang base. Papalitan natin yung o-ring niya, papalitan natin. Tapos ibabalik natin siya. Yan. Tapos sasalinan natin siya ng diesel. Kasi pag walang laman diesel to, hindi siya i-start agad. Hindi siya i-start agad. Kailangan mo pa siya i-feed pump. Pe-feed pump mo pa siya. So pag may laman na siyang diesel, mas madali siyang i-start. So lalagyan na natin ng diesel. So ito na guys, mayroon na siyang diesel. Ayan o. Tanya. May diesel na siya. So ikakabit na natin siya ulit. Kabit na natin siya ulit. Diesel filter. So ipitan lang natin siya. So ayan, okay na. Tapos punasan natin. Para malinis. Ibalik natin yung kanyang sensor. Yung sensor niya, ibalik natin. So ayan, okay na. Finish na tayo dyan. So ipapa-start na lang natin ito mamaya. I-start na lang natin.
So ito nga pala guys, ito nga po pala yung mga fittings na tinatawag. Ito yung mga fittings. So lalagyan ng gasa. Pag nilagyan po niya ng gasa dito, mapupuno siya dito. So lalabas siya dito. Ayan, lalabas yan dyan. So lahat po ng may mga fittings, ayan, lalagyan po yan. Ito, lalagyan. Lalagyan po yan. Ayan. So lahat po yan, lalagyan po ng gasa yan. Kasama po yan sa chins oil. Kasama po yan sa procedure ng chins oil. Lahat po ng may mga fittings. At saka ito po yung pump belt. Ito po. Kasama po yan sa chins oil. Kailangan po chinecheck yan na nag-chins oil. Yan po. Kasama po yan sa procedure ng chins oil. Kailangan po chinecheck yan ng nag-chins oil. Kung manipis o umaalog siya. So ito okay naman to. Sakto lang naman. Makapal pa naman siya. Hindi pa siya manipis. So okay lang, okay lang yan. So ito po, ikakabit na po natin yung air cleaner nya. So lalagyan lang po natin siya ng kaunting grasa sa ibabaw. Yan po, lagyan natin siya ng grasa. So ito na po, ikakabit na po natin yung bagong air cleaner nya. So pinalitan din natin yung air cleaner nito. Madumi na kasi. So lagyan natin siya ng takip. So pa-start na po natin. So ayan po, nakita nyo po, one click po siya. Kasi po nilagyan natin ng diesel yung kanyang fuel. Kaya po hindi siya hirap mag-start. Huwag pong kalimutan mag-like, mag-share and subscribe po. At huwag din pong kalimutan pindutin ang aking bell para updated po kayo sa aking mga i-upload po ng mga bagong video. Salamat po.